Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako si RG3211 ng WSA Appellate at magbibigay sa inyo ng konting tutorial kung paano mag-book gamit ang ating mga laptop. So, nasa Portal 1 tayo ngayon at magla-login tayo sa ating affiliate account. So, don't forget your password. Then, log in. So, ito yung ating Portal 1. So, yung Portal 1 natin, wag muna natin bigyan masyado ng pansin. Kasi ito yung ating pinakang main account ito sa ating Portal 1. Dito yung mga ano natin, information nandito. So, view downline, spill by wheel. Explore nyo lang ito kapag may time kayo. Excuse me. And then, kapag kukunta kayo sa WCA, pwede nyo gamitin to. Gamit lang kayo ng mga select items dito. Hotel, flight, tour, accounts, kung ano yung inyong concern. Then, isi-send nyo sa WCA, no? So, ito yung ng Portal 1. And then, punta tayo sa Portal 2. Portal 2 na tayo. Portal 2. Ayaw mag-move ng Portal 2. Why? What happening? Flight booking. Yan. Ito na yung Portal 2. Sa Portal 2, tatandaan po natin na tayo ay isang administrator, hindi tayo user. Ano? Kasi pag ginamit mo yung user, hindi ka makakalagin. So, lahat po tayo ay administrator. Then, admin ID, yung binigay sa inyo ni WCA, excuse me, yun yung inyong admin ID. Then, yung password, huwag nyo pong kalilimutan. Halimbawa, gusto nyo magpalit or nahirapan kayo sa inyong password, i-click nyo lang yung click here to reset your password. And then, mamaya pwede rin kayo magpalit kapag nakalagin na kayo para sigurado. So, ito na yung Portal 2 natin. Sa Portal 2 na to, nandito lahat ng inyong transaction, ang inyong ticketing, hotel, holidays, insurance, account, and transaction nandito. And then, ito ay sa ibaba. Okay. Check natin. Yung mga first timer po sa pagbubook. Itong nasa ibaba na to, kahit di nyo napansinin to, huwag nyong galawin. Lalo na kung international yung mga flights na inyong isi-search. Ano? Limbawa, search tayo ng Manila to Taipei, to Taiwan. Date, March 5. Ang returning client, 25. Search natin. So, ito yan. Excuse me. Ito na yung mga price. So, ang gagawin nyo lang, kung ang client nyo ay isa lang, so walang problema kasi may apat na seat na natitira pa. So, hindi pa siya mauubusan. Then, ang baggage po niya kapag budget airline katulad ng Cebu Pacific at ng AirAsia, ito po ay automatic 7 kilograms na hand carry lamang yung free. Unlike po sa malalaking airline katulad ng EVA,
China, Philippine Airline at iba pang mga malalayong flight, sila po ay may mga free na luggage o mga bagahe na aabot sa 30 kilos. Ang Philippine Airline po automatic 25 kilograms yung bagahe nila, no? Paano ka makakasiguro at paano malalaman? Click nyo lang itong Philippine Airline. Then, sa ibaba ng Philippine Airline, may baggage information. Yan, nakalagay 25 kilograms. Then, si Eva Airways, ganun din po, e-check ninyo para sigurado kayo. Yan, 30 kilograms ang kanilang bagahe. Plus 7 kilograms na hand carry is 37 total. Ano? Then yung flight details niya, ito lang. Yan, makikita mo yung oras. And then yung fare rules. Medyo mabagal. Yan. Nandito yung mga penalties, discount. So, yung ibang mga ano nandito. So, ayan. Fare details. Sa kung ano yung binayaran ni client, nakalagay dito transaction fee, passenger service charge. Ito po yung tinatawag na terminal fee. Then, yung tax 1274. And yung Philippine Travel Tax 1,620. Sa mga first-timer po, yung Philippine Travel Tax ay mandatory sa lahat ng Pilipino na lalabas ng paliparan sa ating bansa. Halimbawa, yung client mo ay Taiwan to Manila, wala po siyang travel tax kasi papasok siya ng Pilipinas. Kapag naman yung client mo ay Philippine Manila, na IA to Taiwan, automatic po, may babayaran siyang travel tax. Turista man siya o OFW man siya o ano man siya, may babayaran siyang travel tax. Maliban lamang, sa itong 1620, ito po ay marireduce kung sila ay government employee, kung OFW, sila ay malilibre dito sa travel tax. So may mga requirements para lang malibre ito, ha? Hindi ganun ka simple, no? Okay. Punta tayo sa pagbubook. I-book natin si Cebu Pacific. So ayan. Sa mga first timer po, huwag nating kalilimutan yung title niya. Siya ba si Mr. o si Miss? So, first name. Nakalagay po dito sa ating portal, first name lang at saka last name. Pero ang gagawin nyo, isama nyo yung middle name niya sa passport para sigurado. Kasi po yung mga international airline, yung malalayong airline, ay kailangang ilagay yung middle initial. Hindi pwedeng kung ano lang yung pangalan, ano? So, para sigurado at hindi magka-problema ang inyong mga kliyente, kung ano yung nasa passport, yun lang ilagay nyo. So, halimbawa naman na super haba na talaga nung pangalan niya, may mahabang pangalan kasi, no? So, hindi nakakasya dito. So, ang gagawin mo na lang, yung first, yung unang pangalan at saka yung pangalawang pangalan, yung middle initial, wag na, then yung last name. So, madalang naman yun mangyari, pero hanggat maaari, kung kakasya, ilalagay natin ang middle initial ng pasahero natin. Date, yung birth date niya, kompleto po yan. Then, yung passport information niya, kailangan natin yan. And then, ito, i-check nyo lang para ma-add person to my co-travelers list. Dito siya ma-add sa itaas na ito. Yan, nandyan siya, mapupunta. And then, dito sa show more option, dito po makikita ang bagahe. Yan. Taipei to Manila nandito, Manila to Taipei, pagkain nandito rin. So kung si client ay gusto nyo lagyan ng pagkain bago nyo bigyan ng computation, lagyan nyo. Halimbawa yung pagkain niya. Kaso medyo mahal ang ano, pagkain, kakarampot lang to, no? Mayroong Pilipino kasi na ayaw ng pagkain. So, yan. Kung ang bagahe ni client na sinabi 30 kilograms, lagay nyo 30. Or pwede rin po na pag sinabi niya, pauwi lang siya mag 32 kilos, pabalik 20 kilos na lang. Pwede rin po yan. Tapos ayaw niyang... Dali, nawala. Tapos ayaw na niyang kumuha ng pagkain. So, gusto niya makatipid, no? Tanggalin niya yung pagkain.
Yan, walang problema yan. Yung select carriers, huwag nyo pansinin yan, no? Diretso na kayo sa ibaba. Ito, huwag nyo na rin itong papansinin kung wala namang nire-required na dokumento. Kasi ito ay kung, halimbawa, gustong maka-free, maka-discount sa travel tax, kailangan mag-upload ka ng dokumento dito, hingin mo katulad ng OEC number ni OFW o ni government official. I-upload mo dito, i-attach mo siya. And then, dito po sa ibaba, mobile number mo, email mo, at ito po ay hindi pa kasama doon sa presyo ng ticket, yung 1,772. Ngayon, ang gagawin mo, ito naman po ay optional itong insurance. Tanggalin mo na lang siya, pumunta ka na lang sa no. Yan. Then, punta ka na sa ibaba. Click mo lang to. Then, make a payment. Punta ka na sa make a payment. At paalala po sa mga first time at sa mga nag-uumpisa pa lamang na nagtataka, ang bilis nilang ma-time out sa pagbubook. Yun ang ikinabibwisit ng marami. Bakit ang bilis naman? Ano na, nag-refresh na, bumalik na ako. Balik na naman sa umpisa, di ko matapos. Di siyempre, na, nagmamadali yung client, no? Gusto agad nila makita yung ticket. Kasi po, ang ating portal sa bawat isang book, may 4 minutes lamang siya. Tumatakbo yung minuto natin kapag nag-start na tayo. Eh, lahat po to 4 minutes. So, ito makikita mo sa ibaba yung tumatakbong metro niya. Yan, no? Yan, sa ibaba, makikita ninyo. 2 minutes 40, yan, gumagalaw siya, oh. So, dapat, bago mag last minute na to, kailangan na-review mo na lahat ng detalye dito. Nakapunta ka na sa booking at payment ka na, no? Ganon kabilis. Tingnan nyo, hintayin natin na mag-ano to, ha? Matapos yung minutes. Kung ano mangyari na makita ninyo. May 2 minutes and 19 seconds, no? So, gawa natin ng sample. Siya si Mrs. Si Miss Gina Go. Gina Lin Go. Oops, ayaw. Why? Naghang. Gina Lin Go. Ang birthday niya, P1995A. So, ito po kailangan big letter to, ha. Don't forget. Kung ano yung nasa passport yun, susundin. Month. 25. May 1 minute and 20 seconds tayo. Punta tayo sa make a payment. Oops, mobile number. Huwag po natin kalimutan yung mobile number, ha. 0906. 2581884. Ito ay mobile number nyo, ha. Huwag yung mobile number ng kliyente. Sa inyong mobile number mismo. Email sa'yo din po ito, ha. Yan. Zero minutes and 44 seconds. So, ayan, nire-review na natin. Check nyo mabuti kung tama yung mga pinasok mong details. Baka mali, hindi, tapos na i-proceed mo, patay kang bata ka. Malaking problema yan. So, dapat reviewin mo muna. Kung maubos man tong second na to, balik ka ulit sa umpisa. At least sigurado ka naman sa susunod na takbo ng iyong pag-bubok, no? Hintanayan natin na makita nyo kung ano mangyari kapag siya ay nag time lapse. Okay? Proceed to payment. So, ayan. May 4 seconds. Kahit alin po dito sa deposit, pwede nyong gamitin. Yan. 1-0. Yan. Your session has expired. Kahit i-continue mo po yan. Yan yung mangyayari. Binalik ka sa umpisa. No? So, ayan. So, dahil nangyayari po itong ganito,
at mabagal kang mag-type ng mga letra at nalilito ka pa, hindi ka pa ganun ka-master, hindi ka pa veteran sa pagbubuk, ganito po ang gawin nyo. Ito yung ituturo ko sa inyo na pinakasimple, pinakasigurado at mabilis na paraan. No? So, eto. Balik nyo siya sa umpisa. Nandito na ulit kayo sa umpisa. Pumunta lang kayo dito sa inyong account. Pumunta ka sa co-travelers. I-add mo muna yung client mo. Halimbawa, siya si Miss. Yan. Miss Dina Gabot. Dina Gabot Sukat. Sikat. Dina Gabot Sikat. Ang birthday niya, 16 Jan, February 88. Passport niya. Lagay natin yung passport. Yan. Country, Philippines. Ang day, 18 April 29. So, ayan. Pasok niyo muna dyan. I-add niyo ngayon. So, ito na si Miss Dina Gabot, sikat. So, i-review niyo mabuti kung tama hanggang passport, hanggang expiration, no? Then, balik kayo sa flights. So, naipasok nyo na si Dina Gabot. Ngayon kayo mag-book. Yan. Diba? Hindi kayo mamroblema na maaabot kayo ng 4 minutes. Kasi nandun na siya, nakasave na siya. I-book nyo ngayon. Yan. Paano nyo makikita siya? Nasaan ba si Dina Gabot? Dito lang po sa Add Co-Traveler List. Click nyo to. Eto siya, oh. Click. O, diba? Eto na siya. Automatic yung buong details niya. Pumasok na dito. Yung title lang ang hindi niya kasama, no? Lalagyan mo na lang siya ng Miss. So, ayan na po. Nandyan ang lahat. Diba? Ganun kabilis. Dina Gabot Sikat. Ando na siya. Hindi mo na kailangan mag-type pa. Hindi ka na kailangan mag-isa-isa pa. O. Mahaba pa yung minuto mo. Then, total nakasave naman na siya. Nandun na sa traveler list mo si Dina Gabot. I-uncheck mo ngayon tong box. Kasi po may box dito na nakalagay. Ito, add this person to my co-traveler list. Kapag ito nakacheck, madodouble yung pangalan niya doon pag chineck mo. Uncheck mo lang yan. Ganun lang po. Yan. Then, diretso ka na sa mobile mo. 63906-2581884. Ilalagay mo lang yan dyan. Tapos, oh, dali lang po ha, naghang yung aking yung email ko. Lagay natin email. Itong email po ay sa yung email mismo kasi dito po papasok ang ticket ni client. Yan. Then, no. Kasi pumahabang proseso pa kapag nagtatanong ka kay client kung isasama ba yung insurance. Tapos, ang laki-laki, di ba? Ang mahal, 1,700. Eh, kuripot yung client mo, naghanap ng promo. So, tanggalin mo na lang siya. Tanggalin mo na lang yung ano na yan, insurance. So, diretso ka na. Yan. Make a payment. Check natin, ilang minuto pa yung natitira sa'yo mamaya. Okay. Oh, andito na, sure na yan kasi ano mo na siya kanina, di ba? Yung flight date, oras, review mong mabuti kung tama ba, mamaya mali pala, no? Proceed to payment. So, eto na. Check natin kung ilang minuto pang natitira. Ayaw lumabas yung minuto, ayaw magpakita.
So, ayan. Kung credit card yung gagamitin, tandaan po natin, ang credit card lamang na tinatanggap ng ating portal ay lahat ng card na issue ng Philippine Bank. Kung international bank po ang pambayad nila, hindi po tatanggapin ng ating portal, madi-deny lamang po. Kahit pa siya ay Visa o Mastercard, no? Lahat lamang po ng bangko sa Pilipinas na issue. So, kung cash naman, so dito ka lang sa, alin man dito sa dalawa na to, deposit, yan, no? Or quick payment, so ayan, itong dalawa lang na to, kahit alin dito ang i-click mo, then click pay. Pagkatapos po niyan, dire-diretso na, at pagkatapos ng 1 minute, automatic, may ticket na si client. I-check mo na lang doon sa email mo. Nandun na yung ticket, pumasok na. At nag-text na rin si WCA sa iyong mobile number na katunayang nabook na si client. So, yun po ang purpose nung inyong mobile number. Okay, balik tayo sa flights. And kung nagka-problema naman po tayo, punta lang po tayo dito sa control panel. And then, check natin yung status. I-check nyo dito, manage booking kung kayo may problema sa, may babaguhin sa inyong kliyente ha. Yan dito. Papasok nyo lang dito, then get my booking. And then, nakalagay doon kung ano yung inyong gagalawin. Kung hindi nyo magalaw, may problema, hindi nyo kabisado, punta lang kayo dito sa email us. And then select nyo po, international or domestic ba yan, hotel ba siya o holiday, or may concern kayo sa inyong account. So, halimbawa, international. Ano yung klase ng inyong problema? Halimbawa, reschedule, ipababago yung flight niya. Request for reschedule. Yan. Ilagay nyo po dito yung unang-una yung inyong frag number. Yung frag number, ito sa taas, makikita ang frag number. Yan. Frag number, then yung concern, lahat ng detalye nakalagay naman dito o phone number, lagay mo rin yung phone number mo, yung reference number, yung FMN na makikita sa ticket, yung start number, dito ipapasok nyo. And then yung ticket po ni client ay i-ano mo dito, i-attach mo. Yan. Paano i-attach? Save mo sa phone mo, dito sa laptop mo yung ticket ni client para mamaya magamit mo siyang yan, katulad nito. Itong PDF na to, halimbawa itong Angelo Gordo. Yan, open. Ayun po, andun na siya, yun. Tapos kung nailagay mo na dito, lahat ng gusto mong sabihin dito sa ano na to, anong ipapa-assist mo, submit request. And then, kapag nasabit mo na po yung inyong request, yan po ay mawawala na dito sa screen, automatic. So, hayaan mo lang siya ng 1 to 5 minutes, balik ka na sa home. Then, balik ka na ulit sa control panel. Email us. And then, dito ka na po titingin sa advanced option. I-click mo lang yan. Yan. Pag kinlik mo yung advanced option, lalabas dito yung inquiry mo. Kung may sagot na o wala. Mabilis po silang sumagot kasi via Philippines yung nag-a-assist. Sandali lang po kasi na-interrupt yung ating tutorial, nag-ano yung aking connection. Okay, balik tayo. Ano pa ba yung pwede kong ituro sa inyo sa pagbubuk? Sa hotel naman tayo, hotel.
So yung okay, ito punta tayo dito. Paano ka ba kikita? Siyempre iisipin natin paano ka kumita doon sa binok, di ba? So yun yung laging tinatanong nila. Paano ko malalaman na may kita na ako dito? Ito pong ticket price na to na lumabas dito, dito po sa ticket price na to, automatic may kita ka na dito, kasama na dito yung income mo sa 6,500 na to, 570. So pag inilis dito yung 2,000, magkano lang yung presyo ng ticket, di ba? 4,570. Paano ko nasabi? Ito po yan. I-click nyo yung book. So, dinala kayo dito. I-click nyo itong fare details sa itaas na ito. Ayan. O, markup 2,000. Transaction fee 790. So, makikita yung markup mo automatic nandito yan. Pero hindi siya makikita sa presyo ng ticket. Dito lang po sa ating portal yan nakalagay. At ang e-wallet na tinatawag tulad nito, no, may laman yung e-wallet ko ng 12,000. Ibinok ko ngayon sa 6,570 na presyo ng ticket. So magkano yung matitira sa akin? 'Di ba hindi naman 6, hindi naman ako matitirhan ng kalahati kasi 4,570 lang yung kakaltasin dito. Yung 2,000 matitira po sa aking e-wallet. So, yun yung sinasabi ko na 2,000 markup, paano ka kumita. Nandito maiiwan, hindi siya kakaltasin. At yan po ay iyong mamomonitor. Punta ka lang sa control panel at pumunta ka lang sa iyong account at e-check mo lang yung mga transaction na ginawa mo. Halimbawa, kailan ka ba nag-book? Check natin. Okay, 15 days, 3, 6, 9, 12, okay, check. So, ayan, nakalagay po dito, naka-record yan. Total markup, 9,000, ito yung kinita mo sa pagbubook. Nakalagay po dito yung markup na naiwan sa iyong e-wallet at yung kinaltas na ticket. So dyan, makikita. Mamomonitor mo. And then, ano pa ba yung kailangan kong ituro sa inyo? So medyo mahaba na yung aking simpleng tutorial sa inyo. Sana makatulong ito ng malaki sa mga first timer, sa mga nalilito pang mag-book, sa mga baguhan pa lang. So, abangan nyo lang yung aking mga next tutorial para sa iba pang procedure ng pagbubook dito, mga simpleng tips at mga mabibilis na paraan kung paano magbook sa ating WCA portal. So, hanggang dito na po lamang ang aking tutorial sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat at happy viewing!